Good morning, everyone. It's a very beautiful morning, indeed. Ayan, ang taas ng araw, although medyo cloudy pa rin this morning, pero ang ganda naman ng ating sunshine. Ayan, so pinapakita ko ngayon muli ang ating sun-loving wall garden. Kasi if you will notice, marami tayo diyang bagong propagate na yellow pandan. Ayan. Ito yung mga pinropagate ko noong nilinis ko at saka inayos ko yung aming porch area. Yan yung mga yellow pandan na yon. So, apat lang yung aming na-propagate kasi the rest inilagay namin dun sa main pot pa din para ibalik doon sa porch area. At itong apat na to, ang plano ko ay ilagay dyan sa itaas na yan. Kita ba? Parang na, ayan, yung apat na yan dyan. Yan yung aking papalitan. Yan po ay puro variegated gumamela. Kaya ko siya inilagay dyan sa tuktok para nga siya yung mas makakuha ng sikat ng araw para bumalik yung variegation niya. Pero kung manonotice ninyo, kapag tinitingnan siya sa view na to, konti pa rin po ang variegation niya. So that means, kulang pa din yung araw na nare-receive ni gumamela para lumabas ang kulay ng dahon niya. Kaya ita-transfer ko siya sa mas maaraw na area at ang ipapalit ko sa kanya ay si yellow pandan. Ayan. This is one thing na napansin ko po dito sa ating sun-loving wall garden. Ang ganda po talaga ng existence ng yellow pandan. Parang sobrang kitang-kita siya kasi siya yung talaga yung nagpapabright sa area. Ayan. So, yan po, update na rin. Medyo namumroblema po tayo dito sa ating mga singonium. Although, napaka-lush naman po at napaka-healthy ng isang grupo ng singonium dito. Pero, ang nagiging problema po, nagkakaroon ng fenestrations. Ayan o, tingnan ninyo, nagkakaroon tayo ng fenestrations. Parang nagiging monstera na siya. Butas-butas. Pero yan po ay dahilan sa mga uod o dun sa higad na kumakain sa ating halaman. Kaya mayroon pong advice kay Maris Joyce Garden kung anong pwede nating gawin para maalis or umalis, hindi puntahan ng mga higad or mga uod ang ating mga halaman. Ayan. Okay. So, yan naman po, the rest naman po makikita natin na very healthy sila at very lush dahil nakakatulong din po ang pag-ulan. Laging umuulan. Tingnan ninyo yung variegated ko na oregano. Oh, di ba? Nagtatago siya dyan pero mukhang happy naman siya. Tapos, eto po yung ating Golden Orlando. Ayan, sobrang happy at healthy sa kanyang location. At yung ating tea plant, ang ating pink na tea plant, di ba? Nakakatuwa naman sila. At syempre po, ang isa pa rin sa napakaganda kapag meron tayong wall garden, ang ating mga bromeliads. Oh, tingnan nyo naman ang mga bromeliads natin. Ito, red. Ito yung sinasabi nilang pineapple bromeliads. Ganito po yung design nun. Pero marami naman po ang mga pineapple na bromeliads. Pero ito pong may kulay. Ang gustong gusto ko na inilagay ko talaga siya sa almost center na area ng ating garden. Ayan. Ayan. Tapos, papakita ko sa inyo ang isang lugar na bakante. Yan. Ang laman po niyan ay ang mga devil's backbone. Yan. Sa taas, devil's backbone siya. Yan. Yan yung straight. Pero meron tayong devil's backbone, curly. Curly devil's backbone. Yun po yung kulot-kulot na devil's backbone. So, yun naman ngayon ay ipopropagate. Ah, eto, may itinira pala ako ditong isa. Ayan, may tinira ako dyan.
Ayan. O, diba? Pero mas makakapal na po yung laman nitong na empty na area na to. Tatlong pots po ang laman ng area na yan. Yon ay devil's backbone, curly devil's backbone. Kasi nga kaya natin siya tinanggal diyan sa area na yan dahil ipopropagate natin. Pinakita ko rin sa inyo nung tinanggal ko rito yung dalawang gumamela. Kasi nagkakaproblema din yung gumamela, nilagay ko din siya sa mas maraming sun. Kasi ito pong area na to, dinadaanan lang to ng morning sun until 12 noon, tapos until mga 1 p.m. po. Meron pa rin to. Pero actually, ang morning sun, sa likod niya nang gagaling. So pagdating po ng 11 a.m., 11, 12, 1, talagang tirik na tirik dito yung araw. Talagang dinadaanan siya. So hindi po siya overexposed sa araw, pero na-expose din po siya for 2 to 3 hours. Ayan. So ang gumamela, I think ay mas maraming exposure ang kailangan niya, kaya hindi siya masyadong nagta-thrive dito sa area na to. Pero I have one here dahil mahaba na nga po yung mga sanga niya. Itong isang to, sobrang haba na yung mga sanga niya. So, kumbaga, nakikipag-fight na siya for sun. Oo. Galing dun sa iba niyang mga kasama dito sa wall garden, siya nakaka-fight na siya para makakuha ng sun kasi very long na yung stem niya. Pero yung mga maliliit po na stem na gumamela, tinanggal ko muna sila. Kasi feeling ko, mas kailangan nila ang mas mahabang sun exposure. At ganun din ang gagawin natin dito sa mga gumamela natin na nandito sa taas na mga variegated gumamela. Yun din yung gagawin natin. Pero sa ngayon, hindi pa masyadong naka-establish ang roots nitong mga yellow pandan. Kaya dito muna sila habang nagpapa-establish sila ng roots. And then, kapag na-establish na si roots, saka ko sila ilalagay dito sa tuktok ng ating sun-loving wall garden. Tingnan nyo itong peacock kutsarita. Yan o. Tingnan nyo yung itsura niya. Tingnan nyo kung saan na siya umaakyat. Madali din po yung ipropagate eh. Hindi ko lang siya naaasikaso for now. Pero ngayon, siguro kailangan ko na siyang putul-putulan kasi kung saan-saan na siya naglalakbay. Although okay naman po yung paglalakbay niya, para sa akin nagagandahan naman ako. Pero syempre, gusto rin natin maipropagate para maparami natin. Kasi ang ganda ng dahon, kaya po sila tinawag na peacock kutsarita. Yun kasi yung sabi ng seller, it's also a kutsarita family, pero peacock siya. Yan. So, kung mali po ang ating ID, pakicorrect na lang po sa ating comment sa ibaba. Yan. Ano pong gusto kong ipakita sa inyo? Yung ating mga red button, syempre. At yung ating mga red ginger. Yan. Yan. Natapos na po yung pamumulaklak nila ng nauna. Tapos ngayon may mga bago na ulit. Tapos ito naman ang ating red ginger. Yeah. I don't know if this is red ginger o ito yung tinatawag nilang gamot sa diabetes. Oo. Insulin, ito ba yun? Yung kinakain daw ang dahon. Red ginger nga ba siya o siya yung insulin? Ah, I think ito yung red ginger kasi ito yung kaparehas ng dahon ng ginger. Ganyan. So, if this is not red ginger, what is this? Ito po ba yung insulin? Pwede po bang, dun sa mga nakakaalam, please comment down below, ito po ba yung tinatawag na insulin? Yan, yung nakakain daw po yung dahon dun sa mga diabetic, pwede nilang kainin ang dahon nito para makagamot sa mga diabetic. Ayan, ang ganda-ganda rin po nila tingnan sa pinaka-ibaba. Kasi ito po, sinubukan ko na itong ilagay doon sa pinaka-tuktok. Ayan, meron tayong naninilaw na dahon. Kailangan nating linisin. Sinubukan ko na siyang ilagay dyan sa pinaka-tuktok. Hindi po nila carry yung sobrang araw dyan sa pinaka-tuktok.
hindi po nila kaya kasi magkakaroon nga po sila ng exposure ng araw dyan. Actually, from 10 a.m. nagsisimula na po yung exposure nila. 10 a.m., 11, 12, 1. Yan. So, siya yung pinakamahaba ang exposure, yung pinakaitaas ng ating garden. Siya talaga yung may pinakamahabang exposure. Kaya po yung pinakagusto ng araw, yan yung nilagay ko talaga dyan sa mataas. Tapos, ito naman, maaarawan siya talaga bandang 11:30 to 12:30 until 1 o'clock. Yun. So, hindi masyadong mataas ang exposure niya. Nasa 1 and a half hours lang po. 1 to 1 and a half hours lang siya nakakaroon ng sun exposure. Yan. So, parang mas nagustuhan niya. Mas nagustuhan nila nung nilagay ko sila dyan kasi mas nagkakaroon siya ng maiksing sun exposure. Yun. So, ganun lang po kapag ka meron din kayong sun-loving wall garden, check-check lang po. Makikita nyo naman kung yung halaman, gusto niya ba yung mas mahabang sun exposure o ang gusto niya ay maiksi lang na sun exposure. Yun. So, and then, pwede pong magpalit-palit like what I am doing. Pinapalit-palit ko yung mga halaman na nandyan sa taas at yung mga halaman na nandito sa ibaba para lang ma-check ko kung ano ba talaga ang mas ine-enjoy ng mga halaman natin. And then, since the time naman po that nilagay ko to or ginawa natin, ay very few times po na kailangan ko siyang pagpalit-palitin, kailangan ko siyang i-check, maliban na lang nga po yung mga ganyang, may mga nagkakaroon tayo ng yellow leaves, yan, kailangan ko ulit siyang akyatin para makat kasi medyo mataas po eh. Ito naman medyo abot ko din ng konti. Although I have to cut it. Ayan, meron ulit tayo dyang oregano. Pero green oregano naman to. Meron din po tayo ditong green oregano. Meron lang tayo ditong variegated oregano, which is nandito sa ibaba. Bakit nga pa po? Ito pa, isang ikukwento ko sa inyo. Bakit tayo may oregano? I think kulang ako ng isang oregano dito sa area na to. Maglalagay ako. Yan, isa dito dapat, isa doon sa left, isa dalawa dito sa center, taas at saka ibaba. Maglalagay din tayo dito sa right side area ng ating garden. Bakit tayo merong oregano? Kasi ang oregano daw po ay ayaw ng mga snake. So, para pag gusto natin na maging snake proof ang ating garden, ang ilalagay po natin, oregano, citronella, and also, tanglad. Ayaw din daw ng snake sa tanglad. Pero ang citronella, medyo I find it very challenging to grow this citronella dun sa mga hindi masyadong naaarawan na area. Gusto po talaga ng maliwanag ni citronella at saka sa mas maaraw. So, mas naging perfect po sa akin ang oregano. Panaisingit-singit, yan, singit lang siya, tapos eto rin, singit-singit lang siya, tapos dito din sa mga areas na to, magsisingit ako ng isa dyan, mas naging okay po sa akin ng isingit si oregano doon sa mga areas na kahit hindi masyadong nakaka-receive ng mataas na sun, okay po sa akin na isingit siya. Ayan. Dahil mas nagtatrive siya. Okay lang, mas nagtatrive siya kesa sa experience ko, kesa kay citronella na pag isiningit-singit ko sa mga dark corners, di po talaga siya nabubuhay. Update naman natin ngayon, si Bandera Espanyol. Ayan, tingnan nyo si Stripes Bandera. Tapos, tumaas na rin ang mga nag-grow na mga bandera Espanyol kasi dati hindi naman niya inaabot yung ating driftwood dyan sa taas. Pero ngayon, mukhang inaabot niya na rin si driftwood. So, sobrang tumataas na po si bandera Espanyol. Kaya lang, bihira siyang mamulaklak ngayon. Or kung mamulaklak man siya, ang iksi. Ang bandera Espanyol, ang alam ko ay nagtatagal ng 2-3 days. Minsan nga po may 1 week pa. Pero ito po, talagang pang 1 day lang. Tsaka maliit. So, tingin ko may kailangan akong gawin para mas mamulaklak ng mas matagal at tsaka mas malaki si Bandera Espanyol. Yan. So, magkakaroon na tayo ng update pag napabulaklak ko na yan ng marami para masaya, diba? Yan. Ang tea plant po na pagkaganda-ganda lang ilagay sa wall garden. Tingnan ninyo itong tea plant na po.
gandang-ganda ako dyan eh. Yan oh. Here's another tea plant na ito naman may pagka-violet. Tapos ito, oh, talaga. Sobra silang ganda. Ito naman ay green na tea plant. This one. Yan. So, yan muna ang ating update for now. Sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Thank you very much sa inyong pagsama. I will see you tomorrow for another vlog. My name is Gigi and this is Luntian Projects. Happy Luntian. God bless us all.